Ang EDSA Garden House or EGH ay itinatag noong October 19, 2007 na may adikaing ibahagi sa publiko ang mga benepisyo ng pagtatanim ng herbs. Maituturing itong kauna-unahang matagumpay na pick and pay herb center sa Pilipinas na nasa kalagitnaan ng syudad. Layunin ng EDSA Garden House na hikayatin ang mga karaniwang mamamayan na magnegosyo sa herbs. Isinusulong din ng EGH ang pagtatanim ng herbs sa mga bakuran upang ang mga ordinaryong sambahayan ay magkaroon ng agarang pagkukunan para sa kanilang pangangailangan. Sa kasalukuyan, mayroong 101 klaseng herbs ang EDSA Garden House, ang Herbs 101 Collection. Katuparan sa mithiin ng EGH na maging garden center sa bansa na may pinakamaraming klase ng herbs. Dalawang tipo ng herbs ang makikita sa EDSA Garden House. Ang una ay culinary herbs na ginagamit na sangkap sa paghahanda o pagluluto ng pagkain. Ang pangalawa ay medicinal herbs na nagsisilbing gamot sa iba't ibang sakit. Ito ay ginagamit din para sa magandang kalusugan at kaanyuan gaya ng supplements, aromatherapy, toiletries at cosmetics. Adaptability ng herbs. Ang mga herbs sa EDSA Garden House ay subok na at siguradong tutubo, lalaki at dadami sa mainit na lugar gaya ng syudad. Ganun paman, ang mga ito ay may binabagayang klima. Ang iba, bagamat kayang palakihin sa mainit na lugar, ay mas maganda ang tubo sa malamig na lugar. Ang ilan ay kailangan ng full sun, samantalang ang iba ay kailangan ng partial shade lamang. Merong ding maganda ang tubo, full sun man o partial shade. Mga pinagkukunan ng punla ng herbs. Ang herbs ay itinatanim at pinaparami sa iba't ibang paraan. Maaari itong itanim sa pamamagitan ng buto. Ang iba naman ay pinaparami sa pamamagitan ng mga sanga o cuttings, samantalang ang ilan ay pinaparami sa pamamagitan ng division. Pagtatanim at pagpaparami ng herbs. Mga katangian ng magandang media sa pagtatanim ng herbs. Sterile, walang sakit, insekto o damo. May kakayahang sumipsip at mag-imbak ng tubig. May kakayahang sumipsip ng nutrients at pataba. Maganda ang drainage. Mga sangkap sa pagtimpla ng media. Cocoquire, sinunog na ipa, silica, organikong pataba o compost, marble chips, pumice, apog o lime. Ang magandang media ay free draining, ngunit hindi rin naman mabilis matuyuan ng tubig. Pagpaparami ng herbs gamit ang buto. Gumamit ng magandang uri ng buto. Bumili sa mapagkakatiwalaang supplier. Itanim lahat ng buto pagkabukas ng pakete. Kung may natirang buto, ilagay sa airtight at waterproof na lalagyan at itago sa vegetable chiller ng refrigerator. Sa mga pinong buto, gumamit ng black seedling tray na may 128 holes. Para naman sa mga medium-sized na buto, gumamit ng black seedling tray na may 104 holes. Ibudbod ang tinimplang media sa tray. Siguraduhin pantay-pantay ang paglalagay ng media sa bawat butas. Matapos lagyan ng media ang seedling tray, ipagpag at siksikin ito para masigurong puno ang bawat butas. Maglagay ng mga 2 hanggang 3 pirasong buto sa bawat butas ng seedling tray. Tabunan ng manipis at tuyong media ang mga buto at diinan ng kaunti para lumapat ang mga buto sa media. Diligan ang bagong tanim na mga buto gamit ang spray bottle. Panatilihing mamasa-masa ang seedling tray sa unang linggo matapos magtanim. Iwasan ang sobrang pagdilig o pagkatuyo ng mga bagong tubong punla. Makaraan ang 7 hanggang 10 araw pagkatanim, uusbong ang seedlings. Maaari na itong ilipat sa bagong seedling tray sa pamamagitan ng pagpiprick upang mapaghiwa-hiwalay ang magkakadikit na seedlings. Gamit ang barbecue stick, marahang hukayin at bunutin ang seedlings. Siguraduhin hindi mapuputol ang mga ugat. Gamit pa din ang barbecue stick, gumawa ng maliit na butas sa gitna ng media ng bagong tray at dahan-dahang ilipat-tanim ang seedlings.
Kung hinaluan ng compost ang media na ginamit sa seedling tray, maaaring sapat na ang nutrients nito para mapalaki ng maayos ang seedlings ng ilang linggo. Ngunit kung walang organikong pataba ang media, isprayan ng foliar fertilizer ang seedlings 10 araw pagkalipat tanim. Gumamit ng foliar fertilizer na mataas sa phosphorus at may micronutrients para mapaganda ang mga ugat at mapasigla ang seedlings. Makaraan ng 3 hanggang 4 na linggo, maaari nang ilipat ang seedlings sa paso. Itulak sa ilalim ang seedlings para ang mga ito ay humiwalay sa seedling tray. Siguraduhing nakuha ang buong media at iwasang maputol ang mga ugat. Maglagay ng 3 hanggang 5 gramo na 3x14 na pataba sa gitna ng pasong may media at tabunan ng manipis. Ipatong ang seedling sa media, tabunan at siksikin. Pagkatapos ay diligan. Ilagay sa medyo may kalilima na lugar sa bahay at iwanan ng ilang araw hanggang makarecover ang seedlings. Pagkalipas ng 5 hanggang 7 araw, maaari na itong ilabas sa initan at sa permanenteng paglalagyan. Pagpaparami ng herbs sa pamamagitan ng cuttings. Dapat ang mother plant na pagkukunan ng mga cuttings ay matibay na at matigas ang mga puputuling sanga. Mga kakailanganing kasangkapan, pruning shear, media, seedling tray, rooting hormone, incubator. Siguraduhin ang mga kasangkapan ay sterile para maiwasan ang pagkabulok ng mga cuttings. Depende sa herb na gugupitin, ang index o palatandaan na ang cuttings ay pwede nang gupitin ay kung ang mga sanga nito ay may katigasan na. Gumupit ng mga 4-5 inch na sanga o mga sangang may 3-4 internodes na. Gamit ang pruning shear, putulin ng padiagonal ang mga sanga sa ilalim ng 3 o 4 na node. Isawsaw ng ilang segundo ang ginupit na cutting sa timpladong rooting hormone. Itanim sa seedling tray o mga paso. Ang bagong cuttings ay walang ugat at kapag napabayaan sa initan, ay maaaring malanta at mamatay agad. Para ang mga ito ay mapanatiling sariwa, ilagay sa incubation chamber o misting table. Ang incubation chamber ay napakasimpleng gawin. Magtusok sa lupa ng 4 na barbecue stick sa mga kanto ng seedling tray o sa palibot ng mga paso. Diligan at basaing mabuti ang mga bagong cuttings. Takluban ng plastic book cover. Ang incubation chamber ay magsisilbing imbakan ng moisture kaya mapapanatiling sariwa ang cuttings at hindi malalanta sa init ng araw. Mga dapat tandaan sa pag-aalaga ng bagong cuttings. Ilagay sa bahagyang malilim at malamig na lugar sa bahay. Panatilihing basa ang mga dahon. Makalipas ang 2 hanggang 3 linggo, ang mga cuttings ay tutubuan na ng ugat. Maari nang ilipat ang bagong tubong cuttings sa mga paso o diretsyo na sa lupa. Hardening. Ito ay isang paraan ng pagpapatibay ng mga bagong tanim sa pamamagitan ng paglalagay muna ng mga ito sa malilim na lugar 5 hanggang 7 araw bago ito tuluyang ibilad. Maaari ding gawin ng hardening sa pamamagitan ng unti-unting pagbawas ng dami ng pagdilig mula 1 hanggang 7 araw. Mga karagdagang tips para sa pag-aalaga ng herbs sa bahay. Alamin kung ang tanim na herbs ay nangangailangan ng full sun o partial shade lamang. Sundin ito. Kapag ang mga ugat ng seedlings ay pumulupot na sa butas ng seedling tray, kailangan na itong ilipat sa paso o lupa. Kapag naman kakaunti pa ang ugat ng seedlings, ito ay mahina pa at maaaring mamatay kapag inilipat kaagad. Maaaring maghalo ng organikong pataba sa butas ng paglilipatan ng tanim. Maari ding lagyan ng kaunting granular fertilizer ang mga butas. May herbs na ayaw ng masyadong maraming tubig gaya ng rosemary at lavender. Alaming mabuti ang katangian ng herbs bago pa man ito itanim. Kung ang ginamit ay soilless or artificial media, kakailanganin ang supplemental fertilizer para mapanatiling malusog ang mga pananim. Gumamit ng foliar fertilizer at sundin ang tamang dami at rekomendasyon.
mag-spray isang beses lamang sa isang linggo. Mga karaniwang peste sa herbs. Sucking insects. Mga insekto na sumisipsip ng katas ng halaman hanggang ito'y matuyo at mamatay. Aphids. Kulay green, makikita sa ilalim ng dahon, karaniwan sa basil at mint. Sintomas. Pangungulot ng mga talbos na dahon. White flies. Peste sa lahat ng herbs maging sa gulay. Mabilis dumami at matindi umatake. Sintomas. Paninilaw sa ibabaw at itim na bilog-bilog sa ilalim ng dahon. Red spider mites. Psyllids. Chewing insects. Mga insektong kumakain ng mga dahon, sanga at iba pang bahagi ng halaman. Leaf miners. Nanunood sa dahon at kinakain ang laman ng dahon. Karaniwang sintomas. Puting guhit na palikuliko sa ibabaw ng dahon. Pagkokontrol ng mga peste sa herbs. Maraming mga ligtas na paraan sa pagkokontrol ng mga peste. Ang isa ay ang yellow sticky trap na mabibili sa mga garden o agricultural store. Maaari ding gumamit ng dilaw na bote ng cooking oil na pinahiran ng mantika. Dahil ang mga insekto tulad ng white fly, leaf miner, aphids at fruit flies ay naaakit sa matingkad na dilaw, sila ay dadapo at mabibitag dito. Ang isa pang paraan sa pagkontrol ng peste sa herbs ay ang paggamit ng soap spray. Gumamit ng insecticidal soap at mag-spray isang beses sa isang linggo lamang. Mga karaniwang sakit ng herbs. Fungal disease tulad ng leaf spot, root rot, stem rot at blight. Karaniwang umaatake tuwing tag-ulan o kapag palaging basa ang lupa at hangin. Maaaring manggaling sa kontaminadong lupa o kagamitan sa pagtatanim. Dahilan ng pagkabulok ng halaman, lalo na ang mga ugat at sanga. Bacterial disease. Kalimitang dala ng maduming lupa at kumakalat sa pamamagitan ng tubig. Nilulusaw ang laman, mga puno, sanga at dahon ng halaman. Ang sintomas ay ang pag-uuhog ng pinutol na sanga kapag inilublob sa tubig.